Pumanaw na po ang boksingerong si Carlo Makinto kaninang umaga matapos makomatose ng 6 na araw. Labis sa pagdadalamhati ng kanyang mga kaanak, dinala muna sa Cavite ang labi ng boksingero bago iuwi sa kanyang bayan sa Iloilo. Nakatutok si Mark Zambrano. Sa gilas at tapang na kanyang pinakita, sino ang mag-aakalang ito na pala ang huling laban ni Carlo Makinto? Matapos ang 6 na araw na pakikipaglaban sa kanyang buhay, tuluyan ang nagpaalam ang boksingero. Alas 9.45 ng umaga kanina nang tumigil ang tibok ng puso ni Makinto. Ilang minuto pa raw sinubukang i-revive, pero pagsapit ng alas 10.15 ng umaga, idiniktara na siyang patay ng mga doktor ng FEU-NRMF Hospital sa Fairview, Quezon City. Ayon sa kanyang neurosurgeon, matinding pamamaga sa utak at acute subdural hematoma o pagdurugo ng bahagi ng utak ang ikinamatay ni Makinto. Yung kondisyon niya hindi na po nagbago. For 5 days, status ko siya, ibig sabihin, kung ano yung kondisyon niya nung una hanggang nung nawalan siya ng tibok ng puso, ganun na lang po. Tanging pagbigay ng medikasyon at pagkabit ng life support system ang pwede lang daw gawin. Hindi daw kasi ito pwedeng operahan dahil sa maselang kalagayan. Tumaging humarap sa kamera ang pamilya ni Makinto na nagbantay sa kanya sa ospital. Nagdadalamhati rin ang pamilya niya sa Iloilo. Bagamat disgrasya raw ang nangyari, di pa rin daw ito matanggap ng ama ni Makinto. Duhoy makamit may nabasola niya, nabalimanan daw, disgrasya lang daw. Hindi man humod kung ano to. Nangako na ng tulong ang Games and Amusement Board sa pamilya ni Carlo. Pasado alas 2 ng hapon kanina nang dalhin ang labi niya sa Bacoor, Cavite, kung saan 2 araw siyang ibuburol bago dalhin sa kanyang bayan sa Iloilo. Mark Zambrano, nakatutok, 24 oras.